Alright, what's up mga bro? Yan, custom front box, naka-install na, no? Ito na yung vlog ng custom front box. Nakita nyo siguro yan nung ano, kung napanood nyo yung vlog ko nitong naked handlebar conversion ng Honda Click. Napapunta kami ngayon sa ano, sa Bulacan, anong lugar yung B? Sweet Bulacanya. Sweet Bulacanya. Ah, talbog. Yeah, dito meron kasi magandang spot dito eh. Na ano, pinag-i-stop over namin. So, punta tayo doon ano. As pakita ko sa inyo yung front box natin. Pero bago ko pakita sa inyo, panoorin nyo muna installation process kasi nakabit ko na nga eh. Let's go! Alright, yan yung ano natin, front box natin. Hindi ko pa nabubuksan, kadating lang na diniliver ni Boss Justin. Yan, tropa na natin yun eh. Tano siya, JNT. Shoutout bro. Yan, okay, Honda Beat. Ito, pang Honda Beat lang talaga to. Ito naman yung pang Honda Click talaga. Kasi magkaiba ng korte yan eh. Yan, custom made yan. Buksan natin, ano. Check natin kung may damage. Ano ka ng damage? Ang pala, nabili ko ito ng ano, 2,900. Dalawa na yung nakita ko eh. Kasi itong in-order ko, nag-sold out na agad. Pero may isa pang link. Lagi ko sa description parehas. Yan. Front box pang Honda Click version 2. Game changer. And ito lang yung medyo ano. Medyo natuklap yung pintura. Thanks guys. The rest, check natin. Yan, walang damage. Ay, ito lang. Lagyan natin ng pentel pen yan. Ito. Yan, lagyan natin pentel pen. Kagaya dati, sa Honda Beat. Sa Honda Beat naman dito, banda dito. Yan, ganda na. At yung kasama niya susi. Yan. Dalawa para dito. Yan, tatanggal yung ano nyo. Kubit na lang natin. Baka hindi talaga kinabit. Ito, mayroon din konting chip dito. Palitan natin yan, yung mga kasama niyang bolt. Palitan natin ng allen. Tapos lock nut yung ilalim. Napagayan yung pwesto niya. Para pag sinusi mo, lock na siya. Yung natanggal. Ayan nga, para ma-install natin yan, kailangan natin baklasin. 3-piece construction yan eh. Tanggalin muna natin itong nuts and bolts. Ayan. Ito, papalitan natin ito ng allen tsaka lock nut. May pakita ko sa inyo yung sample. Wala pa ako nabibili. Bibilang ko pa lang. Hindi kasi ginawa kayo kayo Honda Beat. Tanggalin mo na iba. Tanggalan natin yung apat na bolts and nuts. Tanggal nyo na yan. Tanggal na to. Yan. Ganun pa rin. Same lang din naman the bit yung kapal nya. Makapal to eh. Medyo. Ito lang medyo manipis. Pero yung cover lang naman yung sa ibabaw. Yan nga pala, hindi waterproof to. Hindi nyo pwede lagyan na speaker o kung anong gamit na pwede mabasa. Yan, pwede nyo na may seal dito kung gusto nyo. Yan, depende na sa inyo. Tanggalin naman natin to, yan. Yung dalawang screw na ano, sa ilalim. Para mapaghiwalay natin to. Tanggalin natin isa. Ito na natin papalitan to. Ito na rin gagamitin natin. Tanggalin din natin isa. Ito. Yan.
Para mapaghiwalay. Kasi hindi mo yung malalagay sa motor ng ano eh. Nagkadikit na. Lagyan ko muna ito ng mga pentelpen siguro. Mga may chips. Yung natuklap yung pintura. No? Tapos kabit na natin sa Honda Click. Lagyan na natin ito. Pentelpen lang. Ito din oh. Masyado malapit yung lagay niya sa ano eh. Sa bolt, sa butas no. Oh, no, ikaroon to rin ng chip. Ayan. Pentelpen lang. Made in fiberglass pala to. Ayan. Ayan, fiberglass. Kagaya nung sana natin. Sa mask ng ano natin, panel gauge. Fiberglass din. Kapal siya. Ito, medyo malaki-laki din oh. Kaya on the bit kasi ito. Nakapasok sa loob to. Ito nakalabas. Kasi mas maiksi to eh. Kasi siguro nila nilakihan, no? Hindi naman nila palabas yung ano. Yung ito. Parang accent na to. Tapos yung isa din. Ang mas maganda fit nito. Yung kayo on the beat kasi medyo maluwag eh. Tinawa kung kailangan pa natin lagyan na ano pang fix na mga body bolts. Pero feeling ko hindi na eh. Try na lang natin. Tapos kabit naman natin to. Ano ito? Ito naman ay kakabit natin. Itong mga stock nya. Ito pala yung lock natin. Ang ganyan yung papalit natin. Tapatan din natin ng bolt. Allen. Ayan yung lock nut kasi. Meron yung rubber sa dulo. So parang mahigpit sya. Hindi sya kumakalas. Tsaka kaya lock nut. Kasi imbawa. Kasi pwedeng tanggalin nya. May laman yung ano nyo. Pwede na tanggalin pag ito lang, yung hindi lock nut, tatanggal agad. Pag lock nut kasi, oh, nakakapit yung ganyan. Pag niluwagan nila, ikot lang na iikot to pag maluwag ng ganun. Hindi na matatanggal yan kasi nga lock nut to. Yan, hindi yan basta-basta maiikot ng ano, hindi kinokontra. Ano? Kailangan mo yung kontrahin para matanggal mo yan. Tama, hindi ko matanggal ng kamay. Mahigpit ano kaya kailangan lock nut ang lagay nya para iwas na ako ng gamit sa loob. Yan. Kabit na natin to. Ito yung mga stock muna tapos pa ano pakita ko na lang sa inyo pag napalitan ko na ng mga lock nut tsaka ng allen bolts no. Side to side walang alog, side to side wala. Pero yung up and down, maangat siya. Ayan. Kailangan i-fix natin ilalim, lagyan natin ng dalawang body bolts ano. Ito ayan, lagyan natin ng body bolts dalawa. Siyempre butasan muna natin ng Dremel. Maliit lang. Sinipat ko naman na wala naman tatamaan sa ilalim. Ayan, hindi naman kayo Honda Beat. Para hindi siya umaangat-angat na gano'n side to side. Yung side to side dito okay na. Hindi natin kailangan butasan dito. Dalawa na lang sa baba. So butasan ko muna. Mm-hmm.
pag nabutasan niya na, pwede na kabitan ito. Pakita ko na lang sa ano, sa review. Mahirap kasi hindi ko maipasok yung camera doon sa loob. Hindi makita eh. Napakita ko, siguro GoPro yung gamitin ko para may susuot natin ito. No? Nakabit ko na lang to. Okay na, wala nang angat, patas. Fix na, no? Okay na yan. Side to side wala naman eh. Up and down lang. Agusan niya sa fairings. Pero wala naman tatamaan niya na anong wire sa ilalim. Chine ko naman na kanina. Okay na, nakabit na natin kay Click yung front box. Ganda, no? Naporma siya. Gaya na siya ni Beat. Meron na rin yung front box. Wala nang gulay board. Ito yung susi. Medyo malaki din yung ano. Hirap lang buksan, no? Hanggang dito lang. Pero hindi naman sasabit pagka binuksan mo itong upuan. Ano? Wala sabit. Layo pa. Yung space. Mga kasya pa naman yung paa. Mga kasya pa, malaki pa oh. Wala lang talagang gulay board. Pero nasa inyo na yan. Ito gusto ko to eh, kasi mayroong ganti naman the bit ko. Ayos na? Okay na, ngayon lang kadali magkabit nyan. Pakita ko na sa inyo yung front box natin. Ay, tsura nya. Ayan, custom front box from Indonesia. Okay ba? Maporma no? Para siyang ano eh. Para siyang maxi scoot na kakaiba na itsura no? Hindi ko alam kung anong kamukha nito. Basta kakaiba siya. Ayan, front box. So, malaki talaga siya. Ayan oh. Malapad. Compared dun sa Beat, isa Beat manipis eh, ito malapad. Yan, ito pinalitan ko na yan ng ano, ng stainless na Allen. Tapos nilagyan ko ng black na Q-Tix. Yan, para magbe-blend siya dito. Yan, okay naman. Tapos lock nut na ilalim yan. Ay, yung lock nut yung pinakita ko nung ano, in-install natin yan. Mabuksan natin. May laman yan eh. May laman yung ano, kaputi. Yan oh. Ang dalawang kapote yan. Tapos maluwag pa. Kasya pa tong ano. Tubig naman. Hindi ito ko nilalagay eh. So, huwag nyo nalalagyan na nababasa. So, yan. Hindi nga siya waterproof eh. Ito yung kapote namin. Yung BR. Pakita ko sa inyo yung tornilyo. Ayan, yan yung dalawang bolt. Para hindi siya umaangat-angat. Actually, nagsa side to side pa yung galaw eh. Pwede ko pa nalagyan yan dito. Yan dito, sa kabila. Pero feeling ko wag na, okay na yan. Yan, medyo malawak siya. Yan, balik ko muna tong kapote. Tsaka yung tubig namin. Biyahe na rin kami, tapos na yung stopover. Yan ang luwag pa oh. Basta huwag nyo nalalagyan nyo ng ano ng pwedeng mabasa ba mga papeles ganan. Hindi siya waterproof, mapapasukan siya ng tubig pag nilagyan nyo ng mga papel mababasa ano. Front box on the click custom yan, itong front box natin pang ano lang talaga to, pang forma daw, malalagyan mo siya talaga ng mga gamit yan, kaganyan kapote na mga tubig yan, basta hindi mababasa. Pero more on forma, pang forma siya kasi mawala ka na ng gulay board. Yan, tanggap ko naman na yan kasi meron na ganyan yung Honda Beat ko eh. Tsaka malaki naman yung ano ni Click, yung U-Box. Dami namin nilalagay pag nag-grocery kami. Tapos yung ano, meron din tong ano, top box, malaki din.
32 liters siya tayo ang bino. Yun, ang dami din namin nalalagay. Ito pwede mo naman siyang patungan ng konting grocery. Sabit mo lang, nasa gilid nga lang. O, para sa akin, mas maporma talaga siya tingnan. Kaya naglagay din ako kay Click. Actually, nung bago lang to eh. Bagong labas lang eh. Nakausap ko actually yung ano nito. Yung gumagawa nito na taga Indonesia. Sila yung gumagawa. Pero yung sa Shopee, iba-iba kasi yung seller eh. Parang dalawa yung nakita ko na pang version 2. Ah! Ayun, hindi talaga sila yung seller sa Shopee. Siguro ano yung reseller nila. Parang yung kagaya kay Honda Beat. Sila din yung gumawa noon. Nakausap ko eh. Yung mismong maker. Wala silang Shopee Philippines. Meron sila Shopee Indonesia. O yun. Iba din yung seller. Siguro mga reseller talaga. Ngayon yung link nung in-order ako nito. Nag-out of stock eh. Nung pagka-order na pagka-order ko. Pero may nakita akong isa. Ngayon, ililink ko parehas yan sa description. Yan, meron pa ako nakitang isa eh. Para mas mura nga eh. Parang 2.7 naka-sale. Yan, check nyo na lang. Sa description lalagay ko. Nga pala yung ano, matatakpan din ha. Yung takip ng battery. Yan, matatakpan siya. Medyo mas marami kang babaklasin kapag magbubukas ka ng battery. Atakpan siya eh. Pero okay din yan. At least, hindi basta-basta mananako yung battery mo, no? May taklob eh. Mahirapan silang baklasin yan. Yan. Okay din yan na hindi okay. Kasi mahirap baklasin. Pero dahil mahirap baklasin, mahirap manakaw, no? Ayan, wala ka lang gulay board talaga. Pero okay na sa kanya kasi pogi eh. Yan, pamporma ba? Nagmukha siyang ano. Ang nakikita ko parang ano eh. Parang KRV. O AK550. Yung KRV pala may gulay board, no? Ayun, para siyang ano. Ah! Ang hirap mag-vlog dito, B. Nalulubak ako. Ano ba lalak na? Ayun, nakikita ko na itsura niya pag naka yung giting naman sa gilid. Para siyang ano. Parang AK550, no? Ganun yung datingan eh, no? Para sa akin ha, para subjective naman kasi yan. Yung looks. Nagagandahan talaga ako kaya binila ko din to si Click. Kay Bit yung una kong binili nito eh, custom front box. Yan, maganda naman yung quality. Hanggang ngayon, okay na. Tagal ko nang ginagamit. Mas yun nga, marami kang pwedeng ilagay. Nakawala ko lang talagang gulay board, no? Ulit-ulit tayo sa gulay board eh, no? Yan, preference nyo na yan nga kung gusto nyo. Yan, malapit na rin kami sa pupuntahan namin. 6.7 kilometers. Tapos after namin doon, diretso na kami ng ano, kalumpit naman. Doon kami magtutulog eh. Kalumpit, bakasyon namin. Tumala kami dito kasi may bibiling kami. Mga Carabao, ano yun, B? Carabao Milk. Carabao Milk. Yan, Carabao Milk. Carabao Products. Mga Carabao Products. Mga ano? Ano bang tawag sa ganun? Milk Products. Hindi, yung may tawag dun eh. Saan? Natural something. Homemade. Homemade natural healthy products na. Unpasteurized kasi. Oh, yung gatas. Gatas na kalabaw eh. Sarap nun. Sarap halo sa kape. Oh, dito ko natapusin yung vlog na. No? Alright, mag-ride safe. Ito na yung binili namin, no? Ayan, Carabao's milk. Madami kung ano-ano pa. Espasol. Walang leche flan. Ay, ito pala kung napansin nyo, no? Meron na tayong, ano, visor. Pang Z1000 yan, eh. Next vlog natin yan.